ko, I have an argument with one YouTuber, YouTube, yung marunong mag-English. So basically, finding Rodney, finding the Philippines, Kaalaman, merong rebuttal kay Kento Bento. Biyasa na ako sa pagre-rebat, mga pagpapaliko! Kumusta yung mga kanser? Ako nga pala si Mocha Frappuccino para magandang legit fake news sa Pilipinas. So ngayon, simulan na natin, marami tayong dadaanan. Unang-una, kamakailan na nag-viral na video na isang lalaki na binidyoan ng kanyang pinakamamahal sa isang motel na may hinahanap na lalaki. Siyempre, hindi ko napapakita dito out of respect sa kanilang privacy, kanilang mga mukha. Pero ang pinakilalang pangalan dito ay si Rodney. Naglabas sa statement ng lalaki tungkol dun sa babae na matagal tayong nagmamahalan, 2 taon. Marami siya sinabi mga flowery words, mga pagmamahal niya. Basta all in all, pagmamahal. Basta inis daw siya, bakit siya niloko ng ganon. Masyado daw siya nagpapakatanga ng 2 taon. At pinost din niya ang mukha nung lalaki na nasa video daw, nakasama nung babae. So, nagre-battle si ate. Ito, sinabi niya, sige, pinayagan na niya si Mr. Carlos na, sige, sabihin mo na sabihin niyo mga gusto mong sabihin, pero huwag ka na daw mandama, huwag na daw sama si Rodney. Tsaka nakita daw niya na may mga tao, na may mga kasama din daw si Mr. Carlos doon sa labas ng motel. So, kinabahan na daw siya na baka saktan din niya si yung lalaki. Eh, hindi ako naniniwala, kakausapin niyo lang yung kaibigan ko. Tsaka gusto ko lang din linawin, hindi kita boyfriend! Oh shit! So yun ang pinakamalaking baliktad dito. Kasi nouna, meron ka ng mga assumptions eh, di ba? Oh, baka yun, niloko ka lang ang girlfriend mo. Pero hindi pala niya girlfriend. Hindi ako makahanap dito ng magandang pwesto eh. Kasi on the one hand, doon naman sa babae, may tama naman siya na hindi naman tayo magka-relasyon. Di ba? Nagulat ako eh, kasi sa haba ng message nung ni Mr. Carlos, eh, kala ko talaga girlfriend na niya. Kasi may mga photo sila, pero 2 taon na siya nanliligaw, mangyayari kung ganun. At ang sa ano naman doon sa lalaki, ewan ko eh, pero 2 taon ka na nanliligaw, pero hindi mo pa ba na-feel? Siguro hindi pa na-feel ng lalaki na hindi siya ganun kagusto enough nung babae para magkaroon ng label. Hindi ko alam, pero ano lang dito, eh, lagi talaga may dalawang side sa isang story. Pero yun, dumating na, kinausap siya siguro ng magulang, baka i-demanda siya, pero nag-sorry na siya, tinanggal na niya yung kanyang mga sinabi, yung kanyang pinost, at nagpapaumanhin na siya sa mga tao. Siyempre, nadala daw siya ng kanyang emosyon, at ngayon, naiwan tayo sa mga memes niya. So, yan, diba? Ay, nako! Ayaw ko makita ang animation niya, nako po! Pagbudang yan, nako! Yan, kaka-ads kasi ng Sogo, na mag-aral daw sa Sogo. Ayan, yun ang nangyari. Kasalanan niyo to, Sogo eh. Off joke lang, papabalya kami ng channel. Kala ko sundo yung girl. Gamit na gamit tong template na to eh. Hindi ko lang saan to galing. Sunod na balitang balita. Ngayon naman, nauuso ang isang panty trip naman sa mga boomers. Yun naman yung mga nauna sa mga Gen X and Y, Millennials, Z, mga baby boomers, yung mga pinanganak na 1940 to 1950s. Kasi marami talagang version yan eh. Kasama rin sa thesis namin dati yung sa mga ganito na yung pag-coin ng term ng mga to, ito ay binibigay lang ng mga researchers. Kumbaga wala talagang overall consensus. May mga nag-iiba dyan, may iba ang basihan yung date, yung iba basihan yung kanilang cultural lifestyle ng panahon nila. Kaya medyo na hindi siya parang konkreto. Nag-vary siya pa unti-unti, hindi siya para eksakto. Or naging pantrol or joke ang OK Boomer pag meron sinasabi ang isang tao na negative sa mga millennials, or at least very traditional ang viewpoint. Ito in-screenshot ni Mr. Frines na may nag-comment sa kanyang ano na okay boomer, pero yun ha, 19 years old lang siya. So, di ba, makikita mo, iba yung ideals at iba naman yung mismong age. So, ayan, sinasabi, alam mo ba ibig sabihin ng okay boomer? Naging meme to, at sana gamitin nyo ng maayos kasi nasisira lang yung point ng meme pag na-overuse siya to the point na walang sense. Ito na ba ang bagong Eddie Wow? What's worse than a boomer? Nako, sa mga reunion, nako, yung mga tito-tita, ano gagawin niya buhay mo? Ano ba yun? Wala ka pang asyama? Wala ka pang anak? Wala ka pang bahay? Alam mo ba gaano kamahal ang mga bilihin sa panahon ngayon? Ang economics na ginagalawan natin, at sobrang hirap mabuhay ngayon compared noon. Diba? Kasi kaya nga baby boomer eh. Kaya lahat nag-aanak. Anak. Hindi pa sobrang inflated ang mga bilihin. Kasi ba sa 1 piso, nakakabili na lang isang ang magkakapatid, diba? 1 piso lang kaya na magpakain ng isang ano, ng 5 tao, ng 5 bata. Diba? Tuition nun, ano, 50, 20 pesos. Pero ngayon, diba? 6 digits. Kaya mas mabuti na mag-alaga ka lang ng aso kaysa magkaanak eh. Kaya
Kaya mga punta ng motel dyan ha, siguraduhin nyo magkocondom kayo. At siguraduhin nyo na may label kayo. Ooh, di ba? Napag-i-interconnect natin into the Sogo Zone. Tulad na balitang yun ha, ito naman isa daw modus. Panoorin natin. Ito pa yung mga bagong modernong jeep pa eh. Oh my God! May nagbato ng barya. Alam mong talo ka na sa isang argumento. So sinasabi nila na isa daw itong modus na sumakay sila sa Hilpuy at LRT. Nagpapatugtog daw sila sa cellphone at nagmumura pag nagsasalita. So diba sabi ko kasi pag puro ka mura, ibig sabihin na wala ka na lang masabi. So tuwing tinatanong sila ng konduktor kung saan sila bababa, sasabihin nila doon sa bahay ni kumparing Larry birthday niya. Buti pinababala daw sila kaagad ng konduktor. Baka siguro nakasinghot sila ng hindi ko alam. Hindi lang pampamilya, pang-sport. Sayang yung barya, di ba? Sayang yung barya ang binato niya. Pwede pa yon magpaaral ng bata kung mga panahon ng baby boomer. Di ba ngayon, 5 piso, binabato-bato na lang. Dati, pan-tuition na yun. So now, the balita ngayon na ito. Ito isa at ang pinakamarami yung request ng Elcano at Magellan na film. Kung may mga kulang man ako sa mga sasabihin ko, comment nyo na lang below. Alam naman sabihin ko lahat dito, di ba? Kung may mga mali man ako dito, kung may mga history dyan, mahilig sa history, kung may mga trivia kayo dyan, comment yun below. Diba? Mas para pare-pareho tayo natututo dito. So, matagal-tagal, pasensya na ako, medyo natagalan ng upload kasi marami akong binasa-basa, marami akong dinouble check. So, isa itong issue ngayon sa Pilipinas kasi dapat ilalabas to ng November 20, basta around this year bago matapos, at nagalit ang mga netizens dahil pinoportray daw dito si Mr. Lapu, si Tito Lapu-Lapu in bad light. Kumbaga, bakit gino-glorify dito ang mga colonizers sa mga pahirap na ginawa nila sa mga colonized sa mga kinilagyan nila ng colonized dito sa Pilipinas. Una-una, hindi to edited. Ito daw original, ito daw edited. Nilabas talaga to ng Crystal Sky Multimedia, yung talagang mismong distributor. Kaya alam nila nga, the advertising to, di ba? Pag nilagay mo dito, yung isang hero sa isang bansa ay papatok to, di ba? Kaya nga, di ba, marami mga foreigners na kakain, kunyari, sa Jollibee at di pa po sa YouTube kasi alam nila, ito ang puntahan ng Pilipino. Oh, no, ito ko Pilipino. Ito ba, ito yung false sense of nationalism. So, ito advertising trick na ito. At mapapansin nyo, gumana. Naiintindihan ko ang galit ng mga netizens kasi dito, makikita nyo yung pagkakagawa doon sa ano, di ba? Di ba, pagdating sa drawing, actions, gestures, so how you draw them, paano sila nakagalaw, eh, mapapakita mo kung ano silang klaseng tao agad, eh, di ba? Dito, di ba, nakakunot yung noo. So, mapapansin mo, baka villain siya o baka siya yung antagonist sa film na to. So, ito, nakataas yung ano, parang galit, parang bakit kaya nandito? So, naiintindihan ako saan nanggagaling yung galit ng mga netizens. Kung titignan nyo yung trailer niya, meron talaga silang kalaban dito at ito ay isa ring Espanyol. Espanyol na parang gustong siya makaikot. Bring it to me! Kaya lumayag si Ferdinand Magellan eh para maghanap ng mga spices. Yun talaga yun. Ano? Pero diba sa Treaty of Tortilla ba yun? Tordesillas? Basta lalagay ko na lang dito na ginawa to para sa Portugal at Spain. Gusto nilang paghatiin ang mundo. Siyempre, diba, hindi naman sila, hindi pa sila ganun may kaalaman. At mamaya pag-uusapan natin yan. Kami lang palang dalawa dito ang pwedeng magmay-ari ng mundo. Diba? Hindi naman alam na hindi sila si Kibuloy. So, gusto nilang paghatiin gamit ang isang imaginary line. So, mga sinasabi ko rito, very simplistic lang to. Kung gusto nyo talaga malaman pa yung ibang detalye, eh kayo na mismo magana. Marami naman sa internet niyan. Basta siguraduhin nyo lang na tama yung mga sources na binabasahan nyo. Kasi alam ko, mga tamad kayo makinig. Itong film na to, para to sa 500th anniversary ng expedition ng Spain sa buong mundo. Unang-unang nakipag-circumnavigate around the world. Kaya hindi tumatak si Elcano sa mga history books dahil si Magellan ang nagsimula na ang expedition. Pero ang nagpatuloy nito ay si Elcano. Parang marami rin ditong politics, marami ditong socio-economic na mga reasons tulad ng Ferdinand Magellan ay tubong Portuguese. At ayaw ng Espanya noong panahon na yon na mapunta kay Elcano, yung mapunta sa kanya yung fame dahil baka magkaroon ng Basque na nationalism. Yung Basque o Basque, isang ethnic group din doon. Parang dito mga parang Eta, Luma, Ibatan, Bicolano, Tagalog, yan, Tauso, Gisnag. Oo, sa dugo namin ang unang nakaikot sa mundo. Kaya napunta kay Ferdinand Magellan. Kumbaga doon lagi inilalagay. Meron din ng mga accounts na isang Malay slave na tumulong kay Ferdinand Magellan makipag-organize o makipag-usap
kay Raha humabon ng Cebu kung pa kaya sila nagkakonektahan. Hindi naman kasi tulad ng mga European hierarchies o kung paano ang isang grupo nakikipag-communicate sa isa't isa ang mga barangay. Tandaan nyo, wala pang Pilipinas nung panahon na to. So, wala pang ipinaglalaban si Lapu-Lapu kundi ang kanyang sarili lang tribo na accept nila, may mutual respect si Raha humabon, kaya siya Raha kasi sa kasi nakikipag-trade sila, so parang yun ang titulo na inilagay niya sa sarili niya. Pero yung Raha at Datu, kung iisipin mo yan in, sa pangkalawakan, eh pantay na pantay lang tingin nila sa isa't isa. Totoo, mga taga rito tayo, 'di ba, mas madali sa isang society, sa pagbuo ng isang cultural society dito na mag-coexist kahit magkaiba ang pinuno, na mag-coexist at magtulungan pag nangangailangan. So, kasi gustong-gusto talaga ni Ferdinand Magellan na ikalat ang Kristyanismo sa parte na to ng mundo at ipinipilit talaga niya. O Paolo, nasa si Raha humabon nung naglalabanan na sa Mactan, sa Battle of Mactan. Yan. Mataas daw or may pagkayabang si Ferdinand Magellan pagdating daw sa mga ganito. To the point na kahit iilan lang ang kanilang mga tauhan compared sa ilang daan na meron si Lapu-Lapu, eh sabi niya kay Raha humabon, hindi, manood ka lang dyan kasama ng mga bata, ng mga makitignan nyo kung paano namin dudurugin to Datu Lapu-Lapu at ang kanyang mga katribo. Ayun, nauno card sila at sila ang nabugbog. Sila at siyempre alam niyo naman kung nag-aaral kayo na mabuti, dito rin namatay si Ferdinand Magellan sa isang palaso ni Kagome na merong lason. Na overwhelmed sila to the point, pero yun, may mga nakatakas pa rin naman sa kanilang mga ship kasi ka, 'di ba, alam niyo naman yung shore doon. Hindi pwedeng dumaon yung kanilang mga barko doon at para makapag-fire ng kanilang mga cannons masyadong malayo. Siguro feeling ko kung wala tayo parang wala tayong home court advantage, sigurado ako madudurog sila Lapu-Lapu, lalo na walang malakas sa Lapu-Lapu sa matigas na kanyon. So ayun, napatay na si Ferdinand Magellan at umalis sila. So inulat dito ni Pigafetta yung mga kanilang mga ano doon, yung kanilang mga writings na sinabi nila dito na kung hindi pinipilit ni Ferdinand Magellan yung Kristyanismo, hindi sana siya namatay. Pero yun, nautu din niya dito sila Raha humabon na into the Catholic faith. At dahil sa kanyang kagustuhan na ikalat ay Kristyanismo, eh napabilis din ang kanyang punta sa langit. So, di ba, ayan, para kaya Spanish layer. Ito yung talagang kalaban nila. Ito, kita mo naman, di ba, pati animation. Siyempre, para sa mga bata to sa Espanya. So, siyempre, para makagawa sila ng, ano, ng good and bad, eh, kailangan nila gumawa ng mga artistic influences na hindi historically influenced. Diba? Kailangan nilang i-contrast. Diba, like ko nga sinasabi, pat lalo na sa mga teleserye, kailangan nila itong gawin kasi mas madali gumawa ng istorya pa. May mabuti, may masama. Pero alam nyo naman, sa totoong buhay, which is in this case, history, alam nyo na hindi black and white ang mabuti at masama. May mga tao dyan na regarded as mabuti, sa totoo la, pero sa totoo, eh, hindi siya ganun kabuti. Meron dyan masasama na hindi naman ganun kasama. Parang si Joker at si Batman na makikita nyo, nagagawa ng mas makulay na history. Kaya mas ma-appreciate mo ang history in that way kasi alam mo naman na hindi fictional ang lahat ng ito. Pero diba, tulad nga nasabi ni Napoleon Bonaparte na isang mga pinaka-paborito kong quote na hindi ko nakakalimutan, what is history but a fable agreed upon? So, ang nagsusulat ng history ay kung sino ang nanalo. Diba, pag napatay mo isang buong kampanyan, pwede mong sabihin, mga bobo to mga to, kaya natalo namin. So, yun, dahil dito, nanalo tayo, meron tayong hawak sa katotohanan sa hindi. Pero tandaan nyo, ipa-play ito initially sa Espanya. So, kailangan, syempre, mas gino-glorify nila yung sarili nila at hindi na ako nagulat doon. At hindi dapat kayo magulat doon dahil meron din naman tayo dito mga movies na sa atin yung pag-glorify at nandun naman sa outsider yung hindi. Example ito ay yung kay isa ko nakita, si Pedro Calungsod, yung Batang Martir, kung saan Bisaya na pastore pumunta doon para ikalat uli ang sa Guam, para ikalat na naman ang Kristyanismo. It was a time of danger. Sa pulong ito ay ako ang Diyos. Salita ko lamang ang susundin ng mga kasamahan. Doon naman, yung mga tribo-tribo doon, eh, ginawa din nilang kalaban na parang, oh, hindi, ayaw namin yan. So, parang mirror-mirror lang noon yung nangyari. Ang pinakasikat ay international film ng Pixar, no? Parang yung Finding Rodney na Pocahontas. Diba? In love yung isang babae, of course, parang may love yung isang Europeo, ganun din naman doon. Kahit historically speaking, ni-rape nila din yung mga babae, kinuha yung mga resources, bla bla bla.
final, siguro maganda ko na ilagay ito bago ko tapusin tong part ng Elcano Magellan. Itong statement na nilabas ng National Quincentennial Committee of Republic of the Philippines. Kasi mamumove na ng next year, 2020, yung film dahil nga sa nangyaring backlash na to. Na yun, oh, one must understand the nature of history as biased, subjective, and selective. Hindi ka dapat mainis. Okay lang mainis ka, pero huwag ka nang magulat. Kasi diba, sa mata, diba, na, sa, depende yan sa perspective mo bilang isang kung saang part ka nung istorya. Diba? Okay lang mainis ka dito. Either way, wala naman ako talaga ditong opinion. Tinitinignan ko lang yung parehong sides. Parang yung dito lang din sa kay Rodney at kay Marie at kay Carlos. Sa ating mga Pilipino, valid din naman mainis ka. Mabuti itong galit. Yan, tama yan, magalit kayo! Magalit kayo, diba? Para mag-init ang inyong kaalaman. So, ayun, total, sinabi ko, kaalaman, pag-usapan natin. Nagsalita na si kaalaman regarding kay Kento Bento at nilabas niya ang kanyang reaction tungkol dito. Ito, maglalagay lang ako ng short na litanya niya dahil mayroon naman talaga siya ilalabas before nito. Kamusta, kaibigang Cancer? Pasensya na kung hindi kasing gwapo ng boses ni Kaalaman yung boses ko. Gusto ko lang sabihin na yung susunod yung mapapanood dito ay yung summarized version ng aming pinag-usapan at nilagay ko sa dulo yung aming yung aming usapan para dun sa mga gusto na magpahinga. So para paiksiin na natin ang sinabi niya, marami, alos 30 minutes kami nag-uusap dito, ayaw talaga magpatalo ni Kento Bento na kahit nagsusorry na siya, na siya na ngayon nagpakumbaba, ayaw talaga daw kunin ni Kento Bento. Patay, so may mga ganun talagang tao, kahit wala naman siya kinuha sa kanyang artworks at kinuha daw yung script o yung mismo ano, kasi may mga kino-comment si Kento Bento na saan mo makukuha yung impormasyon na to kung hindi sa akin, kasi ako lang naman ang unang-unang naglabas ito. Tama, sinabi rin ni Kaalaman na nung nag-search at tungkol kay Shiratori, wala siyang nakita. Nagtingin si Kaalaman after nung alleged na pang-plagiarize daw niya, at nahanap daw niya na isa-isang film sa Japan o isang source sa Japan na tin-translate niya Tagalog into English, at dito daw niya nakita lahat ng mga sinasabi ni Kento Bento. Maintindihan pa daw ni Kaalaman kung ang sinabi ni Kento Bento dito ay siya yung pumunta sa Japan, pumunta siya doon sa mga kamag-anak ni mga anak o kamag-anak ni Shiratori tungkol dito, at wala naman sinabi si Kento Bento na yun ang kanyang ginawa. So, 'di ba, medyo nakatago lahat kung ano nangyari. So hindi ko alam kung ano pang mas in-depth, kasi syempre mayroong mga conversation dito, mayroong mga nung pagtatalo ni Kento Bento at ni Kaalaman, sila lang ang meron. Pero dito sinasabi niya sa akin, hindi rin 100% tama yung ginawa ni Kento Bento. Kumbaga, naglalaban na, di ba? Sabi, history! What is history but a fable agreed upon? At mukhang ako ngayon, si Piga Feta, PaoLUL Feta. Sana makita rin ni Kento Bento ang gagawin ni Kaalaman para makita niya ang side naman ni Kaalaman. At nung kinakausap ko si Kaalaman sa Skype, grabe, ang gwapo talaga ng boses niya. Akala ko noong una, ano lang eh, parang voice modulator. So tinigasan ako doon, pero Kaalaman, maraming salamat sa oras na binigay mo. At ngayon, natapos na rin tayo, napagod. Napagod na ako. Dami ko sinabi. So, ayun. Sana nagustuhan nyo. So, ayun. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana mayroon kayo natutunan naman. Hindi lang tayo puro kalokohan dito. Pero ang tunay na Cancer, may Kaalaman. Hindi lang dito nagagawa ng fake news. Ako ulit si Mocha Frappo G. So, kaya tayo like, share sa mga Cancer nyo, friends. At huwag nga matama subscribe. Mocha Frappi Gafeta out. Hello. Magandang hapon, Kaalaman. Ikaw ba to? Hello, sir. Ayun. Na nagawa mo na siya ng video, so sinabi ko naman na natuwan ko yung ginawa mo, di ba, na appreciate ko naman na gumit na ka naman kahit paano dun sa topic nga, dahil hindi pa ako naglalabas ng state, di ba. Meron na akong prison escape na video rin tungkol sa ganyan, tapos ang sabi ko sa isip ko noon napanood ko yung video niya, gagawa ko noon. Total, marami namang nanood dun sa unang ginawa kong prison escape. Sabi ko ganyan sa sarili ko. Sa sarili ko lang to, kumbaga parang iniisip ko lang din. Sabi ko sa sarili ko, okay, sige, gagawin ko siya ng video. Ang gagawin ko, ibibigyan ko siya ng credit sa unahan, sa pinakauna nga yun, sa unang bahagi, dun sa unang 20 seconds yata doon sa video. Sinabi ko sa kanya na nanggaling lahat ng impormasyon na ito kay kaibigang Kento Bento, sabi ko doon sa video. Kaya hindi ko alam kung napanood mo talaga yung original eh, kasi may mga nakikita akong naka-re-upload na, kaso edited na siya, natanggal na yung intro, natanggal na yung ano, hinahayaan ko na. Pero sinagot din ni si Kento Bento yun na hindi daw enough yun, sabi niya.
anong ba doon? So yun na nga, sabi ko, sige, gagawin ko to, bibigyan ko siya ng credit, sabi ko, sige, gagano na lang gagawin ko. Kasi ang alam ko naman talaga, eh, hindi naman talaga, wala naman talagang copyright yun, etc. Yes. Yun talaga yung alam ko. Eh di, sabi ko, okay, sige, ginawa ko na siya ng video. Ang pinaka inisip ko noon, di ako kukuha ng kahit na isang artwork doon sa ginawa niyang video kasi alam mo minsan na akong naka-copyright sa ganyan eh. Na isa kasi, 'di ba, alam mo naman yung channel is images lang, fade in, fade out, etc., etc. Alam mo kahit na isa pa lang image diyan, pwede ka pa lang maka-copyright noon kasi tapat nga ako noon eh. Eh di, yun nga, edi nag-sorry ako sa kanya. Alam mo, ang dami kong sinabi sa kanya. Sobrang dami sabi ko sa kanya. Na mistake lang to, sabi ko, hindi lang pagkakaunawaan to, sabi ko, ginawa ko yung part ko, binigyan ka ng credit hanggat maaari, niling ko yung source sa'yo, binigay ko yung karampatang parang respeto sa'yo na galing lahat sa yung impormasyon, at ako naman, tinranslate ko lang yun at hindi ko sinasabing akin, yun yung sinabi ko doon sa video eh, kung makakita ka ng ano nun, alam ko yun yung sinabi ko kasi medyo matagal-tagal yun, 1 month ago plus na yata yun. Tapos ayun, edi nag-sorry ako sa kanya, umabot kami ng ilang oras nga. Eh, ang problema, alam mo yun, matigas yung tao na yun. Alam mo yung parang lumuhod na ako sa harap niya. Mm-hmm. Sabi sa kanya, parang ano sabi ko, sorry na sabi ko, ano po, kasi English yun eh, medyo mahina ako sa English pag okay. So matatagalan ako mag-reply sa kanya. So sabi ko, pasensya ka na ako, hindi ko naman talaga sinasadya, sabi ko. Ang alam ko, sabi ko, okay lang yun kasi nga binigyan kita ng credits. Yun pala, ang sinasabi mo, hindi pala daw pwede. Edi yun, umabot kami. Alam mo, sa totoo lang ha, wala ko, kahit kung gusto mo, bigyan kita ng screenshot ng conversation namin. Pero ang problema kasi, pag ginawa ko yun, maano naman. Alam ko, bawal kasi yung ganun eh, pagka-conversation nila, tapos ipapublicize mo. Alam ko, bawal kasi yung ganun eh. So, yun talaga, sa totoo lang, mayroon akong conversation na mula nung umpisang unang-unang pag-uusap namin, mula doon sa huli, wala akong sinabi kung hindi sa kanyang sorry, pasensya ka na. It's just a mistake, it's just misunderstanding, I'm just a simple man, sabi ko, commit mistakes, please forgive me, I beg your forgiveness. Sabi ko pa sa kanya, eh, alam mo, wala siyang sinasabi. Ang tigas-tigas ng mukha niya. Eh di yun, tinranslate ko yung pangalan Shiratori sa Japanese. Ngayon, sinerge ko yung Japanese na word na translation ng Shiratori at lumabas yung mga Japanese article. Ngayon, pinuntahan ko isa-isa yung Japanese article na yun. At syempre, hindi mo naman alam yun, di ba? Okay. Dahil ang ginawa ko, ito yung problema ko pa eh. No? Katangahan to eh. Inopen ko yung article. Ngayon, ang ginawa ko, ikakopy ko siyang ganun, Ctrl-C, pupunta ako sa Google Translate, doon ko ipipaste. Okay. Ang problema pala, meron palang right-click, tapos translate page. Eh di, doon ako, na isang oras akong nag-ano doon. Ito ngayon ang problema. Ito ngayon ang lumabas doon sa Japanese article. Yun palang ginawa niyang video na yun is doon niya lang kinuha. Okay. Sa mga article na yun. Kasi scene for scene, mula doon sa Sapporo, mula doon sa Abashiri, mula doon sa Akita Prison. Kumbaga ito parang ano to, summary, tapos siya from Japanese, tinranslate niya sa English, tapos pinagkakitaan niya. Ngayon, inaakusahan niya ako na nag-translate from English to Tagalog na pinagkakitaan ko, which is in the first place, yun yung ginawa niya. Yun, kaya ang lakas-lakas ng loob niyang mag-copyright sa ibang mga YouTuber, magtaas ng ihi, ayaw manggap ng sorry. Mayroon yung language barrier eh, kasi yung mga Hapon hindi gamit ng alphabet natin yun eh. So talaga ipinakita ko pa sa kanya yung na-research kong nalaman kong pelikula. Yung palang ginawa niyang yun is based sa pelikula. So ibig sabihin, sinama rin niya yung pelikula, inilagay niya doon sa video, kumuha siya doon sa article, tin-translate niya from English, from Hapon to English, tapos ginawa niya ng video. Naging mabait na yung loko. Alam mo nangyari? Eh, di ba, nag-comment ako, napakarami. Hindi siya nagre-reply. Ni isa walang reply. Nung pinaste ko yung video, abay, napakabilis mag-reply. Sobra. Ay, naku, ang bilis mag-reply. Tapos, naging hard siya nun eh. Talagang ano siya, matigas. Nung na-send ko sa kanya, nung in-explain ko sa kanya, napakabilis mag-reply. Sabi niya, hindi ko kinuha dyan yan, hindi ko kinuha dyan. Eh, kung babasahin mo, kung isi-send ko sa iyo yung link kasi meron ako rito noon, tapos i-translate mo sa English, ganun na ganun.
nakaka-disappoint lang, sabi ko sa sarili kong ganyan. Kasi ako, humihingi na ako ng tawad sa kanya. Maliban na lang kung sa kanya talaga yung story. Alam mo yun, kung siya yung pumunta dun sa kung niregister niya yan sa US, kung pumunta siya nag-interview doon sa kaanak ni Shiratoria. Kaso hindi eh. Doon sa ibang article tulad lang lagi yung siya nga ano eh, talagang translated lang, kasi makikita mo rito yung talagang ano eh, yung from word for word. Nagtataka rin ako eh kung bakit ikaw eh, kasi tinitingnan ko iba, di ba, nakita niyo naman sa video na yun nga pati artwork niya kinuha eh. So tataka ko ba't ikaw yung inuna niya, dahil ba mas marami yung views ng sa'yo, kasi nag 1 million views yung ano mo, di ba, pareho. Baka feel kaya siya mas nainis eh, yun lang ata yung kanyang ano eh. Yun nga siguro, ewan ko sa kanya kung bakit, hindi, kasi yun yung ano yung nakakainis din sa kanya eh, kung makapag-post siya sa buong mundo, eh kala mo siya sa kanya na lahat yung gawa eh, ang ginawa lang din naman niya eh, nag-translate lang din naman, lakas lang loob niya kasi nga, walang eh, kakaalam. Oo, buti na lang kamo, nabasa ko yung comment niya, kasi yun na yung cue mo eh. Ang sabi niya kasi, eh, alam niya, I know for a fact, sabi niya, na walang English publication to ito, hindi siya written in English. So, yun nga yung ginawa ko, translate ko sa Hapon, at yun, nalaman ko lahat. Ngayon, medyo na, alam mo, sa totoo lang talaga, Diyos ko, natakot ako noon. Tapos ang sabi ko sa kanya, kung ikaw, sabi ko, kung i-escalate mo yung kaso at magpa-file ka ng complaint sa korte nyo dyan, sabi ko sa kanya, itinatagalog ko na lang kasi hindi ako marunong sa korte nyo dyan, sabi ko sa kanya, eh gawin mo, sabi ko sa kanya, pero pag ginawa mo yan, sabi ko sa kanya, since maraming tao na ang nakaalam nito, sabi ko, sinira mo ang pangalan ng channel, sabi ko, marami ng tao, buong Pilipinas na, sabi ko sa kanya, is eyeing on me, sabi ko sa kanya, kaka-counter kita ng cyber libel, sabi ko sa kanya, kasi ano niya, sinabi niyang direkta eh, yung channel, kasi alam mo sa totoo lang, mayroon din akong ginawa niyan, share ko lang din sa'yo ah, mayroon din akong ginawang ganyan na issue, ang sabi ko, ang problema naman dun kasi, alam mo yun, 1 to 2 days, meron na rin siya. Mm-hmm. Alam mo yung kanon? Yes. Okay lang sana. Di ba alam mo naman, may pick yung mga video, may mga ano, wala na yung note na, 100 na lang. Eh siya kasi, 1 to 2 days, is ano, meron na siya. Tapos meron pa akong isang kalalang YouTuber na kinuhanan din niya ng topic. Tapos meron siyang tinawag na, ano dun eh, na original work. Alam mo yun, yung sa kwento, magdadagdag siya ng kwento para mas maging kumpleto yung kwento. Alam mo yun? Kumbaga, siya lang umimbento nun eh. yun lang naman din yung expose ko sa kanya. Ang dami kong pati yung YouTube Terms of Service. Kasi alam mo ba rito, ang sabi dun sa YouTube Terms of Service, ang ano, is yung mga facts, hindi kabilang yun sa copyright. Yes. May nakalagay din. Isama rin kita. Sabihin ko na maganda yung nagawa mo. Kasi salamat. Ang una ko naman naintindihan agad doon, alam mo naman mga memes ang tinatalakay ko. Maraming copyright doon. At yung mga ganyang ideas and names, alam ko public domain yan eh. Ang pinaka nag-i-issue nga sa kanya, yung paggamit mo daw ng script niya. Na ang malalaman mo lang yun, kung scene per scene. Eh di ba sa isang history, ano, wala naman ibang way para ikwento isang history, kundi scene by scene. Kasi di ba, from timeline yan eh. Isa lang naman ang dako ng oras eh. So. Alam mo yun, hindi, kasi alam niya sa puso't isipan niya, hindi naman yun talaga kasi pinaghirapan din yun. Yun pa yung sakit eh. Alam mo yun, alam mo yung sarili mo na hindi mo naman talaga ginawa yun, itin-translate din, pero napakalakas upang hindi tanggapin yung sorry ng isang taong nagpapakumbaba na ano ko. I have an argument with one YouTuber, YouTube putang, yung marunong mag-English. So based his work on a movie, he watched the movie and created the video out of it, sabi ko sa niya. Get important details and upload it on YouTube. Now, we want to know, alam natin na hindi ito yung artwork niya na kinopya lang niya doon sa YouTube. Ang tinanong ko sa kanya, what if I copied his work that is originally based on a movie or a article, sabi ko, does that still a copyright, sabi niya. Based on your example, sabi nung agent, it will fall under fair use, sabi. O plano mo ba na mabasa rin to or makita ni Kento? Ano ko lang sa'yo, magtatasay ka into English. Kung gusto mo talagang pati sa kanya, tamaan siya ng mga ano mo. Hindi, ito pa yung nakakatawa, alam mo. Naghahanap siya ng mga Pilipino translator. Pilipino translator?
Filipino translator. Nagpo-post siya dun sa ano niya eh, sa Facebook page niya. Tapos ang Filipino translator daw. Eh, ayun. Okay. Alam mo? Ko alam yun. Papunta sa kanya na eh. So, ayun. Okay. Kaibigang Pao. Di ko alam kung ano yung pangalan mo eh. Tawag ka Pao. Okay lang yun. So, sana ano, mag-ingat ka palagi at ayun, good luck sa channel at maraming salamat sa video na ginawa mo, kaibigan. Oo, so, pa, ingat-ingat ka din ha, kasi alam mo naman sa ganyan, lalo na yung style nyo, maraming ganyan. Ako, baka mas marami pa at mas malaki pa kay Kento Bento ang mga ano sa atin sa mga ganitong channel. Kasi iba't ibang topic, iba't ibang idea, kaya lahat eh. Ano ko ba, eh, inaangkin nila yung isang totohanan naman. Dapat ganun yun eh. Ginawan mo naman ang sarili mo, interpretasyon. Hindi naman. So, ayun, ingat ka, ano ha, Pao. Kumain ka na. Sige, magpahinga ka naman.